Welcome muli sa Nutritionist Dietitians Association of the Philippines sa NDAP YouTube channel. Muli, ako si Ms. Aina at ako ay isang registered nutritionist dietitian. Sa panahon ngayon, napatuloy pa rin ang paglaganap ng COVID-19, ay mahalaga na maprotektahan natin ang ating mga sarili mula dito. At ito ay sa pamamagitan ng mga tamang impormasyon mula sa ating mga nutrition experts. Kaya naman, bilang tugon ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines o NDAP, ay handog namin sa inyo ang Nutrition Home Care Project. Hashtag NDAP Cares! Na kung saan meron tayong iba't ibang klaseng nutrition-related activities, katulad ng NDAP Telenutrition, kung saan pwede na kayo magpakonsulta sa inyong mga registered nutritionist dietitians. At syempre pa, nandyan ang ating mga social media accounts, katulad ng Facebook. Just type in www.facebook.com/ndap.org.ph at syempre pa, ang ating NDAP YouTube channel. Ang ating R&D guest ay si Ms. Blesinda Varona, isang doctor in public health, a diplomate of lifestyle medicine, and a fellow of the American College of Lifestyle Medicine. At syempre, isang registered nutritionist dietitian. Ang isa sa pinakakinaka-istresan ng mga tao ngayon ay yung mag-positive ka sa COVID-19. Hindi ka pa nagpa-positive, nakatakot na yung maraming tao. Di lalo pa yung mga nag-positive at merong gagawin sa'yo pag nag-positive ka. It's either mag-home quarantine, utusan ka mag-home quarantine, or outside home quarantine. Yung home quarantine, okay lang. Kasi nasa bahay ka. Eh, paano yung outside home quarantine? Ang mga tao, concern na concern. Mga relatives, nagpapadalagan ng get well soon wishes. Pero ang problema, yung mga get well soon wishes, may nakadikit na pagkain. At karamihan sa pagkain na nakadikit, minsan hindi nakakatulong. At siguro, madalas hindi makakatulong, lalo pa kung yung matatamis na pagkain. Matamis na pagkain, high fat na pagkain, kulang sa, hindi mataas ang phytochemical na pagkain, mayaman sa asukal at mayaman sa taba. Ito usually ang madaling bilin para ibigay sa na-quarantine or na, yung taong ni-lockdown, okay, in-isolate. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ang pinakamagandang pagkain na yung mga magpapadala sana matuto din dito sa ating program at yung mga kakain lalong-lalo pa at yung mga nag-positive nga at yung ayaw mag-positive, okay? Ayon sa pag-aaral, ang pagkain makakatulong ng mabuti para maiwasan at para makatulong sa mabilis na recovery ng pandemya, COVID-19. At ayon sa pag-aaral, ito napakagandang pag-aaral. Ito, characteristics of and important lessons from COVID-19, summary of a report of 72,314 cases from the Chinese Center of Disease Control and Prevention. Tapos, prevalence of comorbidities in coronavirus, a systemic review and meta-analysis. So, tingnan natin kung ano nakita nila. Ang nakita nila ito, nutrition has a role in health, preventing, managing, and treating a series of chronic conditions such as cardiovascular diseases, obesity, diabetes, and cancer. Conditions likely associated with COVID-19 mortality and severity. So, ito, tinatawagan natin yung mga may ganitong kondisyon. Naku po, sikapin natin, ipagdasal natin na makontrol nyo itong mga sakit na to. Kasi para, at tumaas ang immune system natin para matulungan, na umaiwasan ang pagkakaroon ng positive result or kung magka-positive ka man, mabilis ka makaka-recover. Okay, ito pa isang nakita nila. COVID-19. High sugar raises death risk for those without diabetes. New research finds high blood sugar levels to correlate with COVID-19 mortality even in people with no history of diabetes. So kahit wala kang diabetes, akala mo healthy ka, pero pag kumain ka pala ng mga matataas na magpapataas ng iyong blood sugar,
eh, maaaring magtaas din ng panganib sa'yo. Okay, tingnan nyo to. Okay, meron tayong kailangan intindihin. Ito po ay, itong blue na to, ito sana yung ideal. Ito, oh, ideal. Itong red, ayaw natin, hyperglycemia, masyado mataas ang blood sugar. Ito naman, hypoglycemia, masyado mababa ang blood sugar. Ito namang black, eh, fasting. So, ang gusto natin, dito lang ang blood sugar natin maglalaro sa blue at saka dito sa black. Okay? Ngayon, if you will eat a good balanced meal, high fiber mixed diet, maganda ang amount ng gulay, okay, maganda ang amount ng fiber, kita nyo ang blood sugar goes up. So, blood sugar goes up, tamang-tama lang, sakto lang. And then, insulin also goes up. Okay, sakto lang ang pagtaas. Tanghalian, kakain ka na naman. So, tataas ang blood sugar ulit, si insulin, sumasabay siya. Kasi insulin acts as the door opener so that blood sugar could enter inside the cell and be used as energy. So, escort siya ng blood sugar. So, pagtaas ng blood sugar, kailangan din natin ng kasamang insulin. So, ito, hapunan, usually kakain ka, and then tataas ulit ng tama lang yung blood sugar, tapos si insulin, sakto lang din. Okay? Ngayon, yung iba, hindi na kumakain ng dinner. O kaya yung iba, they stick with two meals. Okay din yun. Basta balancing pagkain, high in fiber, at matataas sa natural plant foods, mataas sa phytochemicals, antioxidants, okay lang kahit two meals. Pero iba naman, three meals, okay lang din. Depende kung ano yung gustuhin nyo, yung planuhin nyo. Okay? Ngayon, ang problema, ito na. Ang problema, pag kumain ka ng matamis, anong matamis? Siguro sabihin nating donut and sugary beverages or shake or iced tea or milk tea or anything na matamis. Okay, anong mangyayari? O kahit sabihin man lang natin kape at pandesal, anong mangyayari sa blood sugar? Okay, tingnan nyo siya. Ang blood sugar goes up immediately. Sugary snack, sugary food. Blood sugar goes up immediately. So, masakto siya, umaabot siya dito, oh, sa hyperglycemia. Tapos, kaso lang, simple sugar yung kinain mo, babagsak immediately ang blood sugar. Ang problema, ayun na si insulin. Akala kumain ng marami, ito na, sige pa rin taas ni insulin. Tapos, ang nangyayari dito sa mga tao na ganito, yung mahilig kumain ng matamis, nakakaramdam sila ng hyperglycemia, tapos nakakaramdam din sila ng hypoglycemia after few minutes or after few hours. So, imagine niyo dalawang abnormal condition nararamdaman ng taong kumain ng matamis or uminom ng matamis. So, ano to? Kailangan intindihin ng bawat Filipino to. Bawat Filipino, intindihin po natin na hindi lamang virus ang ating iniiwasan dito. Ang pag-iwas natin sa pagkaing magpapataas ng blood sugar, eh, protection sa katawan. Hindi lang ako nakikiusap sa mga diabetic patient, but nakikiusap din ako sa lahat ng Filipino, bata o matanda, kasi ang blood sugar pwedeng magbigay sa atin ng panganib. At pwedeng, maraming pwedeng gawin to, pwedeng pababain niya ang immune system. Okay? Pwede niyang gawan ng inflammation ang katawan. So, ang ibig sabihin po nito, iwasan natin ang matatamis na pagkain, yung mga sugar, yung mga sugary beverages. Ngayon, sabihin natin, eh, paano yun, Blessy? Eh, paano yung fruits? Matamis din. Ito po ang maganda sa fruits. Ang fruits, dahil gawa yan ng Diyos, wow, ang galing. Kasi kahit may fructose yan, ang sugar sa fruits, fructose ang tawag natin, pero alam nyo ba na may antidote ka agad siya? Ang galing ng pagkakagawa ng Diyos. Yung fiber antidote ng nasa fruits na kahit matamis siya, hindi makakapagpasama sa katawan natin. Okay, so napakaganda. So ano po ang lesson ngayon? Yun pong makwa-quarantine o sana wala naman po ano, yung pong mga mag-a-isolate o yung ayaw magpa-quarantine at ayaw magpa-positive sa COVID-19 testing, ito po ang suggestion ko, iwasan nyo ang pagkain ng matamis. At kung gusto nyo kumain ng matamis, dito na kayo sa fruits. Bakit? Kasi ang fruits, loaded with phytochemicals, antioxidants, may fiber, marami pang known and unknown nutrients na nahan dyan. Eh, Diyos ang gumawa eh. Dyan na tayo. Okay? So, again po, protection ang gusto nyo.
kumuha na kayo, bumili na kayo, o mag-stock na kayo, o bumili kayo ng mga prutas para ipadala nyo sa mga kamag-anak nyong nag-positive sa COVID-19. So muli po, ito po ang programa ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Nutrition Home Care Project po namin to. Patuloy po kayong susubaybay sa amin pong programa. Ito po si Blisenda Verona, ang inyong Nutritionist Dietitians. Mag-enjoy po tayo sa mga pagpili ng healthy pagkain during pandemic. And I believe, matatamo po natin ang healthy na pangangatawan. God bless po. Kaya naman, don't forget to hit like, share, and subscribe sa ating NDAP YouTube channel.